Okay, so everything that you will see in here are all exaggerated. So yung makeup na gagawin ko dito, yun yung common Filipina makeup mistakes, pero syempre exaggerated yung gagawin ko sa video na to para makita nyo, para ma-emphasize nyo yung mistakes. So this is a collaboration with the Pop Air, so I'll put his link in the information box below. Ang galing-galing niyang mag-makeup. When he asked me for a collaboration, I was really excited because parang it seems pretty interesting na gawin tong video na to. And para matulungan na din kayo lahat na kung ano yung mga ibang makeup mistakes na dapat nating iwasan. So this is the common Filipina makeup mistakes, yung madalas kong makita sa ibang Pilipina na hindi masyadong okay yung makeup nila. So, ito yon. Mas maganda kasi kung i-enhance mo lang yung beauty, hindi naman yung sobrang yung over the top. So, we're going straight to foundation kasi hindi naman importante na mag-moisturizer ka, lalo na pag oily skin ka. So, wag na kayo mag-moisturizer. So, sa foundation, mas maganda kung maputi yung gagamitin mo, mas maputi sa balat mo kasi kung gusto mong pumuti, di yun ang solusyon. Yung pumuti yung mukha mo para hindi siya magpantay sa leeg mo. So, ito yung gagamitin ko. Stick foundation siya. Mas okay lang kahit na ilang layers agad lagay mo. Mas okay lang kahit na hindi niya i-blend masyado. Ayos lang yun. Tapos ano, kung hindi naman ma-blend masyado dun sa may hairline niyo, ayos lang yun. Maganda nga yun, parang medyo, blotchy siya eh. Patsya-patsya ba? So, the first makeup mistake na madalas kong napapansin is, syempre, tayong mga Pilipina, hindi naman lahat maputi. So, kayo mangge, yun talaga ang kulay ng Pilipina. Frustration ng mga Pilipina yan eh. So, they tend to wear foundations that are way lighter than their skin color. Tapos, pag in-apply pa nila, hindi pa blended. Alam mo yun yung hindi nag-aabot dito sa hairline. Wala. Minsan kasi, pag nakita ko ng ganun, parang gusto ko siyang lapitan, gusto kong i-blend eh. Alam mo yung kitang-kita kasi patchy, so hindi maganda, lalo na sa photo. Tsaka, pag hindi talaga match sa skin mo, ang pangit kasi parang nakalutang yung face mo, ang puti-puti, and then ang itim ng neck mo, diba? So, iwasan natin yon. Embrace your color kasi yun lang yung dinideliver ng message eh. If you don't wear yung foundation na match sa skin color mo, gusto mo maputi, edi you don't love yourself, diba? So, tanggapin mo na lang kung ano yung tunay na kulay mo and wear a foundation or a concealer that really matches your skin color. Ayan, okay na yun siguro, lalo na pag nagmamadali ka. Tapos sa pulbos naman, gagamit ako ng sponge para mag-apply ng pulbos. Tapos okay lang kahit na pag ganyan, kahit na mabura yung foundation na nilagay mo, okay lang. Basta yung paglagay mo, ayan, tatahid mo lang ng ganyan yung pulbos mo. Lalo na yung pag nagmamadali ka. Ayan, ganyan. Okay na. Next Filipina makeup mistake, common Filipina makeup mistake, yung pag nag-a-apply sila ng powder, instead na, what do you call this, yung buff mo lang or tap mo lang siya ng ganyan, ang harsh, talagang ganun yung pag-apply nila. Para bang, sa pag ganung way kasi, natatanggal mo na yung foundation na nilagay mo. So, pag ganun kasi yung way ng pag-apply mo, mag-mix yung powder, tsaka yung foundation na nilagay mo. So, ang tendency nun, magiging cakey siya. So, just, you know, apply your powder very lightly para lang ma-set yung foundation mo. Huwag naman yung grabbing harsh na ganun, di ba? Tapos sa kilay yan, basta feel nyo lang siya. Mas maganda kung nagsisimula ka dito na makapal din, tapos makapal din sa dulo. Sundan mo lang yung kilay mo. Isa nga maganda pa pag mataas yung ano, yung arch ng kilay dun. Arch nga ba tawag dun? Next common Filipina makeup mistake, ang mga Filipina addict yan sa paggawa ng brows. Yung pag-filling ng brows. Gustong-gusto lang na, alam mo yung na-define yung brows nila. Kaso yung iba naman, sobrang defined naman. So, what they do is, of course, they follow the natural shape of their brows daw. Pero minsan kasi, yung iba talagang literally, they draw on their brows. So, ginagawa nila, talagang finifill lang nila yung brows nila. At pantay siya dito hanggang dito na diretsong line na ganyan. Tapos hindi siya biniblend. So I have an updated eyebrow tutorial, eyebrow
routine. I'll put the link in the information box below. Mas maganda kasi kung dark dito, tapos dito sa loob, pagdating dito sa may inner part ng brows mo, nag-fade siya para mas magmukhang natural. Tsaka i-blend nyo naman, hindi yung harsh yung lines. Kasi sobrang mukhang fake na siya pag ganon. Pagdating naman sa eyeshadow, maganda yung talagang kitang-kita yung kulay. So, gamit ako ng green. Talagang matingkad na green. Ano ba yan? Ito, madalas tong common mistake na nakikita ko. And alam ko, ang karamihan sa inyo, napapansin din to sa ibang mga Filipina. So yung iba, grabe lang kung mag-eyeshadow. Maganda daw kasi pagka nagpa-pop yung color sa eyes. Okay lang naman na kung mahilig kayo sa colorful. Pero mas maganda kasi kung i-base nyo din yun sa outfit nyo, sa occasion. Yung, alam mo yun, gaya nito, green eyeshadow, it's not for everyday. So, tapos ang harsh pa minsan, bright green, tapos hindi pa siya blended. If you wanna wear green eyeshadow, then hindi naman yung ganyan ka-bright and huwag yung masyadong shimmer. Siguro, just a pop of green on your eyes will be okay. Pero pag yung lahat talaga nasa eyes mo color green, hindi na okay yon. Tapos, pagdating naman sa eyeliner, mas maganda yung sa ilalim lang. Oo, okay lang yun pag sa ilalim. Isa kasi masyado nang makapal pag pati sa taas pa eh. Okay lang yun kahit sa ilalim lang. Hindi naman pangit tignan eh. Ayan. Okay lang, di ba? Okay, next common Filipina makeup mistake. Ito, dito ko parang naloloka. Isa to sa biggest makeup, pet peeve ko. Yung naglalagay ng eyeliner sa ilalim lang. Pagka naglagay kayo ng eyeliner, tapos sa ilalim lang, ang pangit kasi magmumukhang parang droopy yung eyes nyo. Alam mo yun, makita nyo naman eh, di ba? Makita nyo to sa video na to, parang pag dito lang, parang na kayong raccoon, parang kakaiba lang. Parang baligtad yung eyes nyo, magmumukha kayong drooping, mukhang addict, basta ganun. If you wanna wear eyeliner, I suggest na kung gusto nyo maglagay dito, maglagay na din kayo sa taas. Sabi nga ni Jordan Liberty, if you know Jordan Liberty sa Give Good Face, if you want to put eyeliner dito sa baba, then mas maganda kung you put it all the way around na lang sa eyes nyo. Kasi pag dito na sa baba, ang pangit talaga, hindi yun okay. Mas okay pa na maglalagay kayo ng eyeliner sa taas lang. Pero kung sa baba lang, hindi okay yun. So sa mascara naman, okay lang kahit na hindi na kayo mag-curl. Okay lang kayo kulang eyelashes. Tapos, ganyan, lagay nyo lang ganyan. Doon lang sa dulo. Ayan. Gusto yung malagyan lang siya ganyan. Yung dulo lang. Ay, kumalat. Wait lang. Ayan, ganyan lang paglagay. Yun lang dulo ah. Huwag yung sa ilalim. So, ganyan lang. So, okay lang kahit ganito yun yung mascara nyo. Okay lang yan. Hindi naman lang problema dun. Ito, next common makeup mistake, Filipina makeup mistake, is yung pag-apply ng mascara. So, una, yung pag nag-a-apply sila ng mascara na, alam mo yun, ginaganon nila sa tube yung wand. So, in that way, magpapasok kayo ng maraming air sa loob, mas madaling matuto yung mascara nyo. So, huwag nyo yung ganunin kasi wala namang mangyayari kung ganun-ganun eh. Isang ganun nyo, may makukuha na kayong product sa wand. Hindi naman porket madaming beses nyong ipasok yung wand nyo sa tube nyo, mas marami kayong makukuhang product. Hindi ganun. Madaling matuto yung mascara nyo pag ganun. And then next, yung pag-apply, yung sa dulo lang nilalagay. Yung iba kasi kala nila sa dulo lang nilalagay kasi natatakot sila na i-ano talaga dun sa may roots kasi daw baka matusok sila. Pero that is the proper way of applying your mascara. Kasi dapat concentrated siya dun sa roots and then brush it up pataas. Kasi pag concentrated siya sa roots, mas magmumukhang thicker yung lashes nyo. And then, kaya nyo siya ibabrush pataas para naman malengthen yung eyelashes nyo. Ayan, ang haba na ng pilig mata ko kahit sa dulo lang ako naglagay. Tapos, kaya mo na yung ganyan lang. Tapos, minsan maganda din yung pinapatangos daw yung ilong. Thank you.
biniblend pa yan. Okay. Pero konti lang ha. Para kitang-kita yung pagka-tangos ng ulo. Ito isa pa sa pinakamatindi na makeup mistake ng mga Pinay. Dahil hindi nga lahat ng Filipino ay binihayaan ng matangos na ilong, yung iba gusto nila magmukhang matangos yung ilong nila. So naglalagay sila ng nose line, kaso yung iba harsh, mukha na kayong usa, mukha na kayong deer. Diba? Yung ganyan, no? Talagang kitang-kita yung linya. Huwag ganon. Pang ano lang yon, pang mga drag queens. If you want to, you know, to make your nose look a little bit pointed, it's okay to, you know, to contour your nose, pero very lightly lang. So apply a light, maybe 3 shades darker than your skin color, and then apply it on the sides of your nose, and then be sure to blend it properly, blend it out, para magmukha siyang natural, para hindi naman yung sobrang halata na ganyan. Emphasize naman yung nose line nyo. And sa blush naman, yan, mas maganda kung talagang makulay siya. Tapos dito sa ano, sa apples ng cheeks nyo. Huwag nyo na i-blend pataas yun. Doon lang. Minsan okay din na ito yung pang-contour nyo. Kung gusto nyo. Dapat pantay ah. Pantay siya dito. Pero mas maganda pag makapal siya. Mas maganda nga pag umaabot pa hanggang dito eh. Siya maganda din naglalagay sa noo eh. Pati dito sa babag. Tama ko nga kung bakit eh. Isa sa ilong din again. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n. Okay na ba? Yung blush, alam nating lahat yan. Yung iba, wagas kung makapag-apply ng blush. Yung talagang nandito sa apples ng cheeks, minsan nga umaabot pa dito sa ilalim ng mata. Doon ako naloloko, ba't hanggang dito yung blush? Yung blush nyo, pagka ba nagbablush kayo, pag kinikilig kayo, umaabot ba dito yung pula nyo? Diba dapat dito lang? And then, kung maglalagay kayo ng blush, be sure to blend it up. Para, yun, mas magmukha siyang natural. Tsaka very lightly lang. Kaya nga siya tinawag na blush eh. Para nagmumukha lang kayong somehow flushed. Hindi naman yung talagang may kulay kayo dito parang clown. Mas maganda yung parang hint of color lang. Para lang mas magmukhang lively yung face nyo. O, syempre, dito na tayo sa lipstick. Maganda yung bright na pink na ano. Yung kahit sa anong kulay bagay yun eh. Kahit na anong kulay ng balat mo, maputi ka o medyo maitim ka. Okay lang yung ganito ka bright na lipstick. Okay lang yan. And then, yung last common Filipina makeup mistake na in-include ko sa video na to, yung pag-wear ng bright colored lipsticks. So, it's okay naman to wear colors like that, pero may binabagayan kasi yung mga ganung lipsticks. May binabagayang kulay and may binabagayang occasion din. So, iba kasi, lalo na pagka yung eyeshadow nyo, bright na, tapos bright pa yung lips nyo, eh, mukha na kayong si Nicki Minaj, diba? So, if I were you, if you want to wear pink lipstick, go for something that is, you know, muted or natural pink lang kung pang everyday wear lang naman yung pink lipstick nyo. Eh, kung pang araw-araw gusto nyo ganyang bright lipstick, eh, hindi yun maganda. Sabihin nyo, hoy, tinitignan nila because I feel really pretty, pero sa totoo lang tinitignan ka nila kasi medyo nakakatawa yung itsura mo. Okay na ba? Ang haba ng pilikmat ako. Okay na. Okay lang naman makapal yung blush kasi mamaya mahuhulas na yan eh. Ayan, kitang kahit eyeshadow ko. Blend na blend siya. Nanood kasi ako sa YouTube eh. Yung pagka-blend doon eyeshadow. Yung mga ganyan. Ayan. Mamaya tao sa ilong ko. Kita pa ba yung blush on ko? Parang kulang pa. Parang kulang pa yung blush on ko. Lagi pa ako. Ayan. Gayun nga. Let me know kung anong tingin niyo sa makeup na to. Bye-bye. I hope that you will not get offended with this video because the point of this video is not to make fun of those people na may mistakes sa paggawa ng makeup because I admit na, of course, before, may mga ganung mistakes din ako pero that's why I'm doing this video, that's why we're doing this video to help you out guys para alam nyo kung ano yung i-avoid nyo ng makeup mistakes. Para naman, yung pag nag-makeup kayo, ma-enhance lang yung beauty nyo, hindi yung mabago kung ano talaga yung itsura nyo. So please don't forget to watch the Pop Air, Ken. I'll put the link of his video in the information box below para mapanood nyo yung version niya. Meron din siyang part 1 nun. I'm also going to put the link
of that video sa baba sa information box. And yeah, if you have any questions regarding pa sa mga makeup mistakes or other questions regarding makeup, just comment below your question or send me a message on my Facebook page, Makeup by Bing Castro, or you can even email me at ivsc1989@yahoo.com. Thank you so much, Ken, for collaborating with me. I really had fun doing this video. Till our next collaboration. And guys, I hope to see you in my next video. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!